Ang layunin po nitong hearing is in aid of legislation. Ngayon, hindi ko po makita kung ano po ang maaaring maging batas na gagawin dito nitong si Senator Ronald De La Rosa. Kasi kompleto rekados naman na ang batas tungkol po sa ganito eh. Ang pagpapa-leak ng isang dokumento na confidential, meron po iyang kaparusahan na nag-aantay sa ilalim po ng ating batas. In fact, binasa po iyan ni Senator Jinggoy Estrada, in particular, yung Republic Act 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Public Employees. Kapag ka ikaw ay public servant o public employees or government officials, nilik mo ang isang dokumento sa iyong ahensya, may pananagutan ka talaga administratively and criminally. E pagdating naman po sa mga false information, meron naman po na tayong Article 154 ng ating revised penal code, yung pagpapakalat po ng fake news. At sinasabi din po sa ating National Archive Act na ang mga dokumento ay classified as such, confidential, restricted, top secret, o kung ano man. Lahat po yan nasa umiiral ng batas sa kasalukuyan. Kaya hindi ko mawari talaga kung ano po yung hinahanap dito nitong si Senator Ronald De La Rosa para bigyan po ng napakalaking importansya ito pong hearing na ito. Alam po ninyo, bago po magkaroon nito, dapat dumadaan po sa tamang proseso. Ang problema, mukhang hindi po yata dumaan sa tamang proseso ito. Dahil ito ay sa kaparaan ng motu proprio, pero hindi po sinangguni ito sa mga miyembro ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Mamadog, huwag kayong makulit. At hindi po iyan napagbotohan man lamang. In short, parang minadali po ang proseso para makapunta kagad sa hearing. At ganito na tuloy ang nangyayari ngayon, parang sarsuela. In the words of Congressman J.J. Suarez, ito po ay political circus. At mukhang hindi po siya nagkakamali sa bagay na yon sapagkat nakikita po natin dito na yung chairperson parang mas may pangil pa sa kanya itong resource person na si Jonathan Morales. Buti pa yung isang senador sa katauhan po nitong si Senator Jinggoy Estrada ay talagang binabara niya itong si Jonathan Morales. Nakakagalak din kaninang makita na ito pong si Senator Chis Escudero ay nag-raise po ng point of order. Bagamat ito po ay natalakay na natin kanina sa kabilang channel, pero mamarapatin ko pong ulitin yung point of order na ni-raise po nitong si Senator Chis Escudero kasi napakatama talaga ng kanyang mga sinasabi sa pagkakataong iyon. Panoorin po natin ang sinambit dito ni Senator Chis Escudero kanina. Chairman, Mr. Chairman, I'd like to raise a point of order which I hope the Chairman will consider and did not rule upon it at this moment. Number one, when we subscribed our witnesses to tell the truth, the only the truth and nothing but the truth, it is limited only to what he knows based on his personal knowledge, what he knows to be and known to him to be known to be. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po ngayon, Chairman, nahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo, hindi po pwedeng ganun. Limitado lamang ang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Ngayon, kung may sinabi man yung tao yun ang nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang informant. Hindi na niya maalala. Padaliin na lang natin. Total na, i-discuss na natin kanina yan sa previous live streaming. Padaliin na lang natin yung pinapaliwanag dyan ni Senator Chis Escudero. In short, kung wala kang personal knowledge, hindi ka dapat nagsasalita sa mga bagay-bagay. Ang hearsay, hindi dapat basta-basta, Senator Ronald De La Rosa, pinaniniwalaan. Except doon po sa mga exceptions
to the hearsay rule, 'di ba? Kasi halimbawa, pagka sa isang investigasyon, impending na yung kamatayan ng isang tao, kapag yan po ay nagsalita na, nagpahayag doon sa investigador, for example, at siya ay pumanaw, yung mga nasambit niya sa investigador at uulitin ngayon ng investigador yon sa korte ay maaari ng paniwalaan ngayon ng korte kasi exception to the hearsay rule yon, yung tinatawag na dying declaration. Yun ay example lamang kung bakit natin binabanggit yan. Kasi dito nakikita po natin, hearsay ang sinasabi po nitong si Jonathan Morales. Yet itong si Senator Ronald De La Rosa, para sa kanya, kapanipaniwala ang mga sinasambit niya. Ngayon, puntahan po natin yung medyo bukana ng hearing na ito kanina kung saan unang nagtanong itong si Ronald De La Rosa, sumagot itong si Jonathan Morales at nag-interject itong si Senator Jinggoy Estrada. Panoorin po natin ito, mga tol. Ano ba ang mga dahilan na sinabi ni ASIC Gadapan? Nagkaroon ba ng proper documentation sa order na ito? No, Your Honor. Bali, nalaman ko lang yun. Bali, noong May, bago po ako, bago ako umalis sa papuntang Ilaya, Thailand, nung magkausap kami, allegedly, ang sabi niya, CES daw po yung nagpa-hold, nung operation na yun. Yun po yung sabi lang niya sa akin. Sinong CES? Si Executive Secretary Ochoa po. Yun po yung... Diba? Yun ha, ang ganda ng point dito nitong si Senator Jinggoy Estrada. Kasi una, hearsay lang yung sinasabi nitong si Jonathan Morales. Di niya siguro in-expect na mag-i-interject si Senator Estrada. O kaya ang tanong kagad sa kanya, sino ang nagsabi? Sabi niya, yun daw ang sabi nung kausap niya. O di ba? Hearsay. O, ang point ni Senator Jinggoy Estrada dito, hindi ka dapat naniwala doon. Kasi hearsay yun. Di-DGO po namin siya. Parang ano siya, no? Para siyang na-shock. Tingnan niyo yung reaction niya. By the way, naalala ko lang din, sabi nitong si Jonathan Morales dito sa hearing na ito, mataas daw ang kredibilidad at integridad nitong si dating Director General at Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si Dionisio Santiago. Pero ano ang sinabi sa kanya ni Dionisio Santiago? Matalino raw ito si Morales, pero napakagaling daw nitong magsinungaling. Kahit daw isa lang mo ito sa polygraph test, papasa ito dahil napakagaling magsinungaling. O ngayon, kung sinasabi niya na unquestionable ngayon ang integrity nitong si Dionisio Santiago, edi dapat paniwalaan natin si Dionisio Santiago ayon mismo dito kay Morales. Ay ano yung sinasabi ni Dionisio Santiago ulit? Sinungaling siya. Kaya dapat maniwala tayo na sinungaling ngayon itong si Jonathan Morales. Kung logic lang ang pag-uusapan natin, ha? O tuloy tayo sa pakikinig dito. That's pure hearsay. Yun po yung sabi niya. Naniwala ka ba? Yun po yung sabi niya sa akin. That's right. That will not stand in court. That's pure hearsay. Your Honor, yun po yung sabi nung aking... Kaya nga, sabi nga, that is pure hearsay. Na uutal-utal tuloy siya ngayon, natatahimik siya. Diba? Galing din ni Senator Jinggoy Estrada kung tutusin . Sa bagay, may point naman kasi talaga siya. No? Yung sinasabi ni Morales is not based on personal knowledge. That will not stand in court. Wala naman po ako magagawa kung ano po yung sinabi niya. Basta ang sinabi niya, tikilan niyo yan. Sabi niya ganun, mapapahamak tayo dyan. Hindi, sino yung sabi? Si ASIC Gadapan po. Namatay na. Hindi ko po alam. Tapos yan pa ang masaklap na katotohanan dito. Yung sinasabi niyang tao, hindi na makapagtatanggol sa kanyang sarili. Hindi na natin malalaman kung totoo bang sinabi noong tao yon, kasi patay na . Paano pa ngayon makakounter check yung mga testimony nito? Yung sinasambi niyang tao, patay na. Ko lang po kay Senator Bato na alaman ko. Ay, ginagamit po yata yung patay. No, Your Honor. No, Your Honor. Yun po yung nangyari po. No. Sa inyo na ko yung informasyon na yun. I'm sorry, Mr. Chair, for interrupting you. Yes, go ahead. No problem. Sa muna ko yung informasyon.
Where did your superior get the information? Na namatay po. Involved si, na sinasabi ni ES na tigilan na yan? Kay Asik Gadapan nga po. At hindi lang po yun. Ako po ay naimbitahan sa Malacanang. Nino? Ng, ano no, ng Law Enforcement Security Integration Office. Ito po. When was this? After after 1 year o matapos yung mahigit o humigit ko muna ng isang taon. Ito po ay kung di ako nagkakamali, July 2013. Ako po ay pinatawag sa Malacañang. Nagtataka sino po ako. Pinatawag sa iyo? Si Attorney Serapio, Police Director Felizardo Serapio Jr. ng Law Enforcement. Dito, mayroon din siyang sablay sa kasinungalingan niya. Kasi yung Serapio na yan, na sinasabi niyang abogado, hindi naman pala abogado. Iko-correct pa nga si Jaan itong si De La Rosa. Security Integration Office ng Malacañang sa Mabini Hall po. Ngayon po, pinatawag po ako doon ni Attorney Serapio sa Malacañang. Pinadala sa akin yung mga dokumento at iba pang holdings. Correction, Your Honor. General Serapio, hindi siya attorney. Ako ko lang, abogado siya, pero as para sa inyo, hindi siya abogado. General Serapio. Yung... Nagtataka lang ako dito kay Ronald De La Rosa. Instead na alamin niya kung kilala ba talaga nitong si Jonathan Morales, yung Serapio, eh antimano sinabi niya na kagad eh. Dapat in-interrupt niya. Jonathan Morales, sabi mo, abogado itong si Serapio. Paano mo siya kilala bilang isang abogado? Dapat ganun, para kahit paano nakaka-counter mo yung sinasabi nitong si Jonathan Morales. Hindi eh. Antimano, binigay mo kagad yung katotohanan sa harapan niya. Tinuwid mo kagad siya eh. Kaya hindi tuloy malaman ngayon kung ano talaga layunin mo dyan, Senator Ronald De La Rosa. Eliseo. Eliseo Chief during the time of President Aquino. Felizardo Serapio po. Felizardo Serapio. Opo. Class 78. Yeah. Yan po ay nagpatawag sa akin. Ngayon po, nung pinatawag ako po doon, nag-report po ako doon. Dala-dala ko yung ilang dokumento at yung PowerPoint presentation. Nag-present po ako doon nang humigit kumulang sa 4 oras. Kung pwede po natin ma-check doon na ako ay nagpunta mismo doon sa lesyon na yun. Kung saan, i-report ko, i-report ko sila doon sa mga ongoing projects na ginagawa namin. Pati yung mga hindi natuloy o pinigil ng mga operasyon ng PIDEA. Nagtataka ako, bakit ako ang pinatawag? Ordinaryong ahente lamang po ako ng PIDEA. Bakit hindi? Dito ah, napakalayo na niyan sa issue. Tandaan po natin, ang issue lang dito, PIDEA leaks. Napakalayo nito. Pero hinahayaan lamang ni Senator Ronald De La Rosa. Kaya nga, yung una kong pinakita sa inyo kanina na video nitong si Senator Chis Escudero, nag-raise na siya ng point of order. Kasi lumalayo talaga eh. Parang kada magsasalita itong si Jonathan Morales, panibagong kwento na nangangailangan ng panibagong investigasyon. Makikita ninyo ang mali siya. Higit sa lahat, mamaya, ang dami niyang mga babanggating tao dyan. To the extent, pati si First Lady Lisa, dinamay niya. Inakusahan niya talaga si First Lady Lisa sa hearing na nangyari kanina. Hindi yung director ko o yung director general ng PIDEA. Doon po ako natataka doon. Why? Dahil po, nung panahon na yon, nung nagkaroon po ng, yung sobra na yung ginagawa ng PIDEA, pipigil sa amin na hindi pagtatrabaho. Yan ha. Dito makikita nyo mga tol, talagang may galit siya sa Philippine Drug Enforcement Agency eh. Ano ang dahilan? Tinanggal siya eh. Ngayon binabaligtad niya sa harapan ng publiko yung sitwasyon na yon. Kaya nire-raise tuloy ng PIDEA yung kanyang kredibilidad. Pero dito sa pagkakataon na ibinibigay sa kanya ni Senator Ronald De La Rosa, lumalabas na parang siya pa ang bida. Parang ang masama
ang Philippine Drug Enforcement Agency. Pero wag tayong magpapauto, ah, mga tol. Hindi tayo mga DD-shits. Ano ang dahilan bakit hindi tayo dapat magpauto dito kay Morales? Tandaan po natin. Siya po ay na-dismiss sa PIDEA at umabot po yung kanyang kaso sa Korte Suprema. Kaya hindi siya pwedeng mag-dahila-dahilan dyan na pinag-iinitan lamang siya ng Philippine Drug Enforcement Agency. Nagawa-gawa lamang yung kaso sa kanya. Kasi pinaabot niya ng Korte Suprema eh. Dumaan sa Civil Service Commission, inapila niya dun yan. Ano sinabi ng Civil Service Commission? Dismiss ka. Inakit niya sa Court of Appeals. Ano ang sinabi ng Court of Appeals? Dismiss ka. At sa huli, sa Korte Suprema, at desisyon ng Korte Suprema, dismiss ka. Di ibig bang sabihin, ang mga institusyon na binanggit natin, Civil Service Commission, Court of Appeals, una PIDEA, at huli ang Supreme Court, kasinungalingan ang naging desisyon nila? Kasi yan ang pinalalabas mo sa iyong testimonya, Jonathan Morales. Eh. Sana makita ninyo yon, Senator Ronald De La Rosa. Ang sinisiraan ng tao na ito sa harapan ng publiko using your committee ay apat na institusyon. PIDEA, Civil Service, Court of Appeals, at saka Supreme Court. Inilabas ko po ito sa public. Inilabas ko po sa media yan. Kung di ako nagkakamali, 2013 po yan. Nandiyan naman po sa YouTube yan. Ano yung inilabas mo? Yung pong incompetence ng PIDEA, bakit ito wala nang nahuhuling malalaki? Samantala, yung mga hinuhuli namin, ito po yung mga based doon sa mga case operational plan. Alegasyon niya kasi lahat dahil galit siya. Alam nyo, itong tao na ito, mga tol, shorten natin yung live streaming. Ah, hindi tayo masyado magtatagal ngayon. Gusto ko lang bigyan ng emphasis ngayon ito. Itong tao na ito, bakit natin sinasabing sinungaling ito? Isa lamang muna ang focus ng ating attention, yung kanyang pahayag about General Dionisio. Pero alam nyo ba na si General Dionisio sinisiraan niya nung mga panahong iyon? Si General Dionisio mismo ang nagsabi noon. O pakinggan natin ha, ang pahayag dyan ni General Dionisio kaugnay po niyan. Sa video ni Nino Barsaga. Saan ko ba nakita yon? Ito. Sabi niya, magaling daw ako. May laking lutsere. Diba yan? Naulitin natin. PME din ba siya? Ano? PME siya, sir. Daro lang ang pulis lang. Ah, PNP lang siya. Pero sa kumay, sir, tatanungin sa inyong sinda eh. Kada paano, kilala niyo naman yung background niya. Meron kayang taong nasa likod niya? Eh, diyan ba naman? Nagtatapakal si Maharlika ba? Hindi naman eh. Si Maharlika, wala mong nagsusuport yan. Meron yan? Oo. Nga, eh, pagdating magkakausap sila. Hmm. Hindi siyempre, aminin ba nila sila nag-provide ng na sabi, hindi sila magkakilala, nag-iwala ka. Ay, hindi, sir. Siyempre. Ano ko na hindi. Pero kung kayo, sir, tatanungin niyo, sir, ano ang motibo ng lahat ng ito para ginagawa? Siyempre, gusto po makinyan. Gusto po makinyan. Yan, ha? Sabi ni Morales kanina sa hearing, hindi matatawaran ang integridad at kredibilidad ni General Dionisio. Pinapatotohanan niya eh. Parang gusto niyang sabihin, ipatawag niyo si General Dionisio at magsasabi yon tungkol sa ginagawa ko. O ngayon, kahit hindi pa pinapatawag si General Dionisio sa Senado, ito na ngayon ang sinasabi niya sa'yo, Morales. Nagtayo ng anti-drug advocacy yan. Di ba, tinira ko niyan. Oh, okay. Tinira ko niyan. Pagkatapos, diba? Nung wala na ako, si Gutierrez yung magbinanata niya. Sabi niya, diba? Sinungaling. Sinasabi niya kanina sa hearing, hindi ko lang nailagay dito sa presentation natin eh. Dapat pala nailagay ko bago tayo nag-live. Hindi ko na makikita yung mahaba ito, 3 oras mahigit ito. Sinasabi niya rito, parang ang iginigiit niya, patututuhanan ako nitong si General Santiago. Kasi unquestionable ang integridad nitong si Dionisio Santiago. Marahil kung kayo po ay nakasama namin sa panonood kanina, natatandaan niyo po yun.
Eh pero baligtad yung sinasabi sa kanya. Nang tinuturing niya ang questionable, ang integrity. Sinisiraan niya raw si Dionisio Santiago nung mga panahong iyon at napakasinungaling nitong si Morales. Samantala kanina sa Senado, bidang-bida si General Santiago para sa kanya, para lamang patutuhanan yung kanyang mga testimonya. O, isa po yung red flag na gusto kong makita ng publiko sa ating mga manunood kung bakit hindi dapat paniwalaan itong si Morales. At higit sa lahat, lahat po ng mga sinasabi nitong si Morales, hearsay. Even yung documents na sinasabi nilang nag-leak sa Senado, hindi dapat iyan pwedeng, hindi dapat yan pinapaniwalaan eh. Dahil unang-una, kung non-existent ang documents, walang magli-leak. Pangalawa, kung sinasabi niyang merong documents, dapat may pruweba pa siya other than his own statement. Kasi questionable yung integridad niya eh. Itong tao na ito natanggal sa PDEA dahil sa kasinungalingan, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service at may kinakaharap pa ngayon na pending case sa korte ng false testimony o pagsisinungaling sa hukuman. Ganyan ang pagkatao nitong si Jonathan Morales. Kaya ang konklusyon natin dito mga tol, bagamat meron pa rin hearing sa May 13, nakalulungkot, another wasting of resources naman yan ng ating gobyerno, eh sinungaling ito pong si Jonathan Morales.